Yun guys, so update ko lang kayo dito sa P100 natin or sa goldfish tank natin. Kasi natutuwa ako at flourish mga aquatic plants natin. Ayan, pinitin. Yan. Halos lumagpas na sila doon sa water level natin. Especially this one. Yan. So lahat ng plants talaga natin, like flourish sila. Although, meron pa rin talaga mga tinatanggal-tanggal itong mga kolokoy natin. Makikita nyo, meron pa rin silang tinatanggal ngayon sa taas. Kaya, ang gagawin natin ngayon, magka-cutting sa tayo. Parang magre-repot na tayo or ipapwesto na natin sa iba. Kasi, pwede na eh. Pwede na natin i-cut yung mga yan. So, mag-trim na tayo ng mga plants natin. Sasabay natin yung pag-cut natin ng mga plants natin sa pag-water change natin. Okay? Fish ko na! Grabe guys, ang hirap pag gunting lang yung ginagamit mo kasi may mga angle na parang ang hirap na abutin, siksik yung kamay. Siguro next time bibili niya tayo ng tweezers para mas madali tayo mag-trim, pero bihira naman ako mag-trim eh. Hindi naman talaga technically planted tank ito, nilagay lang tayo for the sake of our goldfish, pero yun, pero napapaisip na ako bumili ng tweezers. Guys, nakakatuwa kasi pangharang na ako dun sa wires. Sabi ko nga sa inyo before, di ba? Ayaw na ayaw ko na nakikita ko sa tanks yung mga wire. The least na pwede ko makita is itong pump natin na yan ng tubig. Wala na tayong magagawa dyan eh. Tsaka kailangan naka-expose yan para maganda yung higup ng tubig niya. Pero the least that we can do is that maharangan at mag-cover din natin yung mga wires na yan. Para mas mukha talagang natural. May natural vibes sa aquarium. Hindi yung mga nakalitaw kung ano-anong wire. Yan, tatakpan pa natin. So usually pag ako nag-water change, 10% lang yung tinitira kong tubig. So every week naman ako nag-water change yan.
So, 10% lang yan. So, yun ang ginagawa ko every week. Then, usually, hindi ko siya hinahayaan ng first schedule talaga na next week na ulit ako mag-water change. Pag nakita ko na medyo naglumot bigla or mabilis nagdumi, may mga ganun eh. May mga certain days or weeks na wala pa isang linggo, madumi na talaga. Water change ako agad nun. So, yung siguro guys, ang secret dun. Sa tingin ninyo, wala pa sa schedule, pero marumi na yung tubig, medyo iba na yung itsura. Water change kayo kaagad. Okay, huwag nyo nahintayin yung schedule ninyo. Yung schedule ninyo is just for your normal water change lang yun eh. Regular water change. And di ko rin alam bakit ako nakatuwad. Di ko alam ba't ako nakayuko dito. Basta yun, ganun guys ang ginagawa ko. Ayun, don't worry guys pala, no? Na-explain ko na sa isang video natin. Direct ako sa water tap. Yan, diretso yan sa grifo. Pero meron naman tayong aqua care dito. Yan. May water conditioner naman tayo dyan. And so far, doing good naman sila. Wala akong nakikita problem sa kanilang lahat. Yan. Even dito sa goldfish natin. Although hindi siya recommended, pawang mga eksperto lamang. The joke lang. Pero pwede naman, basta as long as meron talaga kayong water conditioner. Yan, okay? Yan na, malapit na mapunoy sa cichlid tank natin. Okay na. Ito rin palang napansin ko guys, sometimes they love to play with the bubbles. Yung bubbles na galing diretso sa hosa na yung water change ko sa kanila. Minsan nag-iipon-ipon sila dyan. And then, yun. Naglalaro lang sila dyan. Ayan. Noona, nag-worry ako. Akala ko nahihigop sila sa sobrang lakas ng tubig. Pero napansin ko, they are just playing dun sa bubbles. Well, kung titingnan mo, akala mo nahihirapan talaga eh. Mag-worry ka eh. Kasi nga naman, malakas yung pressure nung doon sa tubig, tapos nandoon sila sa ilalim. But usually, ayun nga, they just play. Hindi ako sure ha, pero okay ba? Ano ba sa experience nyo? Sa akin kasi minsan, lahat sila nandiyan, parang nagpapalitan lang sila doon, tapos lalayo ulit sila. Kasi kung may danger dito, hindi na sila babalik eh. Pero usually, ayun, bumabalik sila, tapos they swim, parang kinukulit din nila yung tubig. Parang ganun, yung pressure ng tubig. I don't know, ang theory ko doon, baka lilinis sila ng katawan din nila. Parang ganon. Para matanggal siguro yung mga nakakapit sa kaliskis nila. Kasi nga naman, malakas yung pressure. Ayan, parang nililigo nila yung tail nila. Ayan, no, tingnan nyo si Bubbles. Oh. Oh, diba? Ganon din. So, ayan na naman sila. Ayan. Oh. Ayan, oh, gumaganon-ganon lang sila. Oh. Ayan. Oh. Nakakatuwa lang. Pa-comment down kung kayo pagkayo ba nag-water change, ganyan din yung nangyayari sa mga goldfish ninyo. Gupit Barbero eh. Pantay na pantay doon. Well, tutubo pa naman yan. So, mas excited ako ngayon sa part na bagong cut sila and then nakita ulit yung mga bagong sprout or bagong tubo dyan sa mga plants natin na yan. Okay? Ito yung napagputulan natin. Ayun yung sinasabi ko sa inyo guys. So, right now, natakpan na yung wire natin doon. Kasi before, di ba, kitang-kita talaga yung mga hose. Yung mga wire natin dyan, eh medyo ayoko talaga ng gano'n, masakit sa mata. So yan, tatakpan na. Lalo na pag tumubo pa ito pataas, mas matatakpan na yan. So mas okay na sa akin na. And right now lang, gusto ko lang emphasize na lumitaw ulit yung ganda nung ano natin. Ay, tabi dyan, corporal pong canals dyan. Mas lumitaw yung ganda ulit ng ating
driftwood dun sa likod. May mga goldfish lang na nagpapapansin sa atin ngayon. Pero ayun, ayun yung driftwood natin sa likod. Ganda. Ganda talaga yung form ng driftwood natin. Anyway, yan na siya guys. Yung aquarium natin. Okay.